Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Umamit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umamit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dalaga at martir na si Santa Agata ay manikluhod nawa sa iyo para kami ay iyong patawarin. Dahil siya ay iyong kinalulugdan kailanman bilang matatag na martir at matapat hanggang kamatayan. Sa aming Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog, sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa Borol. Nag-alin na siya roon ng 100,000 handog na susunugin noong una. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya ang Panginoon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo. Matuwid at malinis ang puso. At pinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya nang marapati ninyong
paluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak. Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pa't walang karanasan, pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili na mahalin ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakalab ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. At bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan na di mapapantayan ng sino mang hari sa tanang buhay mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Paano ba iingatang maging wagas iyong buhay na binata sa kanilang kabataan? Ang tugon ay sumunod siya sa banal mong kautusan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Buong puso ang hangad ko na ikaw'y paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong pabayaan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang banal mong kautos ay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Pupurihin kita poon, kay aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat mong mautos na sa akin ibinigay, palagi kong uusalin, malakas kong isisigaw. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Nagagalak na sundin yung iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Magsitayo po ang lahat. Sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, anupat hindi na makukang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lakat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntakan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nakabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupa na walang pastol. At sila ay tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Nang makita ng ating Panginoong Jesus ang kanyang mga apostol at mga alagad, ay pagod na sa kanilang ginagawang pagpapalaganap ng ebanghelyo at paglilingkod sa mga tao. Inutusan niya ang kanyang mga apostol at alagad na itigil muna nila ang kanilang ginagawang pagpapalaganap ng ebanghelyo at paglilingkod sa mga tao at magpahinga muna ng husto. At para sila ay makapagpahinga ng husto at makakain, dinala sila ni Jesus sa isang ilang na lugar na walang katao-tao para makapagpahinga nga ng husto at makakain. Sa lugar na kanilang pinuntahan para makakain at makapagpahinga, dumating ang maraming tao para makapagpahinga pa rin ng husto ang kanyang mga apostol at mga alagad at makakain. Inutusan pa rin sila ng ating Panginoon na huwag munang humarap sa mga tao. Magpahinga muna sila. At sana ang humarap sa mga tao para paglingkuran ang mga taong ito. Ano ang ibig ipaalam sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Ebanghelyo? Kung tayo ay pagod na sa ating ginagawa, itigil natin ang ating ginagawang trabaho at magpahinga muna ng husto at kumain. Sa madaling sabi,
kung pagod tayo. Inuutusan tayo ng Panginoon na magpahinga. Itigil muna ang ginagawa at magpahinga. Obligado tayong magpahinga kung tayo ay pagod na sa ating ginagawang trabaho. Ngayon, bakit inuutusan tayo na kung pagod tayo, dapat tayong magpahinga, gusto man natin o hindi? Sapagkat kung tayo ay trabaho ng trabaho na walang pahinga, ang ating ginagawa hindi gaganda at madaling uminit ang ating ulo. Para ang ating ginagawang trabaho ay maayos at maganda at hindi umiinit ang ating ulo, kung pagod tayo, dapat magpahinga. Bakit may mga taong madaling magalit? Kulang sa pahinga. Trabaho ng trabaho na hindi nagpapahinga. Bakit maraming tao ngayon ang nagkakasakit? Sapagkat ang pinakadahilan, kulang sa pahinga. Laging trabaho ng trabaho na hindi nagpapahinga. Bakit kung tayo ay may sakit at nagpapagamot sa doktor, binibigyan tayo ng gamot para itong gamot papatulugin tayo? Bakit binibigyan tayo ng gamot para makatulog? Sapagkat ang gamot ng sakit ay pahinga. Kung tayo ay nagpapagamot pero hindi tayo nagpapahinga, ang mga gamot hindi tatalab sa atin. Ang gamot ay mabisa sa ating katawan kung tayo ay nagpapahinga. Bakit tayo nakuhospital kung tayo ay nagkakasakit? Ang pinakadahilan po, sapagkat kung tayo ay confined sa hospital, nagpapahinga tayo. Ang pahinga talaga ang gamot ng lahat ng sakit. Kung tayo ay pagod na hindi nagpapahinga, ang ating immune system hihina. Lahat ng sakit sa ating kapaligiran tatalab sa atin. Maradali tayong magkasakit. Ang dahilan kung bakit tayo ay may TB, may cancer, sakit sa bato, sakit sa puso. Ang pinakadahilan kasi, hindi tayo nagpapahinga. Trabaho ng trabaho nang walang tigil. Kaya ang payo ng ating Panginoong Jesus sa ating Ebanghelyo ngayong umaga, kung pagod na tayo sa ating trabaho, obligado tayong magpahinga. Ang taong hindi nagpapahinga kung pagod, nagkakasala ng mortal sin. Pinapatay niya ang kanyang sarili. Kaya ang paalaala ng Panginoon, kung pagod tayo, obligado tayo sa mata ng Diyos, magpahinga muna. Magsitayo po ang lahat.
mulat sa pangangailangang lumaya sa mga hamon ng buhay upang mapatatag at mapanumbalik ang ating diwa at kaluuban. Manalangin tayo sa Panginoon at ang ating tugon, pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Ang mga namumuno sa simbahan, naway panatilihin nilang buhay ang kanilang pagtatalaga sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Ang mga nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway lumikas at mamahinga upang makatagpo ng kapayapaan sa piling ni Kristo, manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway muling maakay pabalik sa pamilya ng Diyos, manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Ang mga may sakit, naway makakita ng kagalingan sa kanilang karamdaman sa pamamagitan ni Maria, manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Makapangyarihang Ama, tinawag mo kami upang iyong makasama. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at batbatsan ang mga alay na nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni Santa Agata. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayon na aming kagalakan na si Santa Agata ay parangalan. Siya ay kapanalig namin na may paninindigan na ikaw ay ipakayag
kahit siya ay mamatay, sapagkat minarapat mo na kanyang matularan ang iyong anak na nag-akin ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng ating aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Pinasalamatan kanya, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakad ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang
laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag at ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang,
ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Agata sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno.